Viva la Birhen! Kapayapaan mga kamalalakbay, narito muli tayo sa ating podcast tuwing Sabado, ang Pueblo Amante de Maria. Ang kasama ko ngayon ay si Brother Ivan kasi yung aking assistant may pinuntahan na naman yata ang birthday. Hello Brother Ivan! Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamalalakbay. Welcome po sa ating podcast po, Ukol sa Mahal na Virgen. Brother Ivan, galing tayo sa Loreto. Ngayon naman pupunta tayo sa probinsya ng Marinduque. Tama ba? Yes, Father Nante. Nakakatuwa po at tayo po'y pupunta doon sa kanilang premier na pilgrimage site doon po sa Buwak sa Marinduque. Ito nga daw po, itinatag daw po noong 1579 ng ating po mga praling Pransiskano at later on po ay nalipat po sa mga Jesuita po noong 1622. Yung po mga Jesuita, sila po yung nagdala po nung imahe po ng Birhen po doon, yung tinatawag po nila na Birhen ng Biglang Awa. At nakakatuwa po at marami pong deboto ito. At noong 1958, noon po ito nabigyan po noong canonical coronation. Noon po panahon na yon, hindi pa po sila diocese, kaya alam po natin na marami po silang mga deboto mula po sa iba't ibang lugar. Naging diocese lang po sila noong pong 1978, kaya po yun po yung time po na yung simbahan po na ito ng Buwak ay naging isang katedral. At ang sabi po sa aming mga research ay noong 2008 daw po, noong 50th anniversary po ng canonical coronation po ng Birhen po ng Biglang Awa, nagkaroon po ito ng isang separate daw po na lugar at yun po yung naging shrine ng Mahal na Birhen ng Biglang Awa. Kaya ito po yung shrine po na ito, ito po yung shrine ng Birhen na patroness na po ng Diocese of Buwak. Maraming salamat Brother Ivan. Napakaganda naman ang title ng Birhen. Birhen Biglang Awa. Biglang Awa. At Brother Ivan, ngayon dalawa yung pari natin kasama. Isang parish priest at rector ng shrine at isang historian at bigating vicar general ng kanilang diocese. Amen. Unahin natin si Father Joji o si Father Yuleyo Mangui. Mangui? 26 na taong pare at siya nga po ang rector at parish priest ng diocesan shrine ng Birhen, ng Mahal na Birhen Biglang Awa at ng katedral ng Diocese ng Buwak. Hello Father Joji. Hello po, Viva la Birhen, kapayapaan sa inyong lahat, mga kamanlalakbay. Viva la Birhen, at narito naman po si Father Elino Esplana, ang historia ng Diocese ng Buwak at ang pinagpipitaga ng Vicar General ng Diocese ng Buwak. Hello po, Father Lino. Hello po, Viva la Birhen, kapayapaan po sa inyong lahat, sa inyong pong lahat, mga kamanlalakbay. Maraming salamat po, Father. Pinagbigyan niyo kami para makasama dito sa podcast. Alam po namin, busy-busy kayo pero nandito kayo at kasama natin. Kaya simulan natin, Brother Ivan, ang ating kwentuhan tungkol sa Birhen ng Biglang Awa. Okay po. Pwede naman po kahit sino po sa inyong dalawa ang sumagot po nito. No? So una po ay, paano po nagsimula yung devotion po natin sa Mahal na Birhen po ng Biglang Awa dyan po sa Marinduque. Nakakatuwang po yung ibang mga sinabi pa ni Father na titles po natin. So, muli, Viva la Birhen, kapayapaan po sa inyo lahat, Father Nante, Father Ivan at sa ating mga kamanlalakbay. Ang devotion po sa Mahal na Birhen ng Biglang Awa ay nagsimula ayon sa salaysay noong taong kalagitnaan ng 18th siglo. Sa isang pangyayari na kung saan nakita nila ang Biglang Awa ng Mahal na Birhen. Noon ay sinalakay ang Marinduque ng mga pirata na dumadaan dito at alam po sa kasaysayan na ang Marinduque, Mindoro, Quezon at ang mga kalapit na lugar na ito ay paboritong puntahan at nakawan ng mga pirata. Tambayan nga po ay malapit lang. Andiyan lang po sa Mindoro ang tambayan nila. Kaya itong Marinduque at saka ito pong Mindoro lagi po yung nagiging biktima. Ng panahon pong iyon ayon sa salaysay ay sinalakay nga ng mga Moro ang Buwak. At accessible pa po noon ang kalsada. Accessible, ay kalsada, yung pong kanyang ilog mula sa
wawa ng dagat sa pagitan ng Marinduque at Mindoro. Doon po dumaan. Kaya halos nakapasok po sila at yung maliliit nilang mga bangka papunta sa tapat ng simbahan ng Buwak. At doon nila sinimulang kubkubin ang simbahang Kuta, ang Fortress Church ng Buwak. At tulad po ng kinagawian nila, pag dumadating mga pirata, takbo ang mga tao, sumisilong sa loob ng simbahan, doon lang sila pinagsasama-sama. At sa oras na yon, sila ay nagdasal sa Mahal na Birhen. Halos tatlong araw na sumasalakay ang mga pirata, halos wala na silang pag-asa. Pero ayon nga sa salaysay, sila ay nanalangin sa Mahal na Birhen, sila ay nagkrusaryo at nagdasal sa kanya at nagsumamo. Kaya biglang tumugon ang Mahal na Birhen, may nakita silang isang senyora na nakatayo sa itaas ng pader ng simbahan ng Buwak. At tila nakaunat ang kanyang mga kamay at naitinataboy ang mga pirata. Biglang umula ng malakas, humulog, kumidlat at natakot ang mga pirata at dagli silang lumisan. Sa ganon, kinilala ng mga tao ang dakilang intervention, ang tulong ng Mahal na Birhen. At mula noon, tinawag nila itong Mahal na Birhen ng biglang awa. Pero upang maalaala nila lagi ang mahimalang pangyayaring ito, mga kamalalakbay, nagtayo sila ng maliit na nitso doon sa pader na kanilang kinakitaan sa Mahal na Birhen. At ang inilagay nilang imahin ay ang maliit na imahin na dala ng mga Hesuita, at ang imahin ito po ay imahin ng Immaculada Concepcion, ang patrona ng simbahan ng Buwak noon pa mang panahon ng mga Hesuita. And later on, yun po ay inilipat sa dingding ng katedral at doon po nagsimula ang pagpalipat-lipat at pamamasyal ng nasabing imahin. Saka kung doon po siguro, titignan, babanggitin pa, sasalaysay sa inyo at ikikwento yung iba pong development. But sa ngayon, kung paano po nagsimula, doon po sa pangyayaring yon ng panahong yon. So talagang yung bahagi ng Brother Ivan, thank you Father Lino, bahagi talaga ng kasaysayan ng Buwak ang Mahal na Birhen. Tama po kayo dyan. No? Father, saan pong aspeto mas kilala ang Birhen ng Biglang Awa? Kasi di po ba may mga shrines po tayo, iba, diba sa Antipolo kilala sa mga blessings, sa mga magta-travel. Ang Mahal na Birhen po ng Biglang Awa, saan pong aspeto ng buhay ng mga tao kilala? Ang dami niyang aspetong lumilitaw. Una ay sa pagpapagaling sa mga may sakit. Opo. Kasi yung isa sa mga original na mga witnesses sa himala niya ay isang bulag na gumaling. Gayon din sa paghiling ng mga hindi magkaroon ng anak. Nagkakaanak sila. No. Tapos marami pa yung aming naririnig ngayon, yung mga developments, yung mga iba-iba na eh, yung mga humihingi ng pabor sa papasa sa board exam, sa bar exam, o sa licensure exam, pupunta sila doon at mamimintuho. And talaga namang sa tulong ng panalangin ng Mahal na Birhen ay sila ay napagkakalooban. Pero ang palagay ko, ang mas prominente ayon sa aking point of view at aking karanasan ay ang pagpapagaling, ang pagbibigay o pagkakaloob ng anak sa hindi magkaroon ng anak. Aywan ko lang kung ano sa side ni Father Rector ang kanya pang mga salaysay tungkol dito. Opo, Father, meron ba kayong masasabi sa aspeto ng buhay ng mga tao? Sa amin pong naririnig ay marami din niya. Ano, katulad ng nabanggit ni Father Lino, ando sa mga sa paghiling sa pagkaroon ng anak. Ano, lately meron kaming isang guard ng guard dito sa katedral na ang kwento niya tuwing siya ay nag-duty dito sa katedral, lagi siyang dumaraan dito sa shrine at humihiling na magkaroon ng anak. Sila ay tatlong taon ng kasal pero wala pa rin anak. Ano? Sabi niya kapag siya ay nag-duty sa gabi ay nagdarasal siya dito sa shrine. At sa ngayon, buntis na yung kanyang asawa. Sa kaya siya ay nagpapasalamat doon sa biyaya niya. Ang galing naman. Baka mamaya kambal pa yun, Father. Oo. Fathers, curious po ako sa image. Dati sabi niyo po, Immaculate Conception. Hanggang ngayon po ba ang itsura ng Biglang Awa, ng Mahal na Birhen Biglang Awa, ay kamukha ng Immaculate Conception? O meron po siyang
sariling identity? Siya po talaga ay imahe ng Imakulada Concepcion. Opo. At siya po ay patrona ng simbahan ng buwak mula pa ng kapanahunan ng mga Jesuita. At sa katunayan, okay, ayon po sa mga matatanda ng buwak, sa mga nakaalam ng kasaysayan, naroroon pa rin ang maliit na imahin ng Mahal na Birhen ng Imakulada Concepcion, na nung naman na panahong siya ay kukoronahan, ay nagkaroon siya ng replika na mas malaki sa kanya. Approximately itong aming present image ay nasa more than 3 feet, if I'm not mistaken. Yun namang original ay maliit lang yun. Yung mismong katawan siguro mga halos mga 2 pie lamang at maliit siya. Nandun siya ngayon sa right retablo ng Cathedral ng Immaculada Concepcion. Buhay pa rin siya hanggang ngayon, no? Opo. Pero talagang siya ay yung replika niya is exactly the same doon sa pinagkopyahan na maliit. Medyo nakagano ng kamay, nakatagilid siya na gayon. Opo. Pero alin po ang canonically crowned image po doon sa dalawa po na yun, Father? 1957 image po, replika. Yung malaki po. Salamat po, Father. Napakasarap po ng ating kwentuhan, pero puputulin muna natin sandali para sa ating lay sharer. Pasok, Brother Franz. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa ating lahat. Maraming salamat po, Father Nante, Brother Ivan, Father Lino, at Father Joji sa isang makabuluhang pagkakantuhan, no, tungkol sa Mahal na Birhen ng Biglang Awa. No? Napakaganda pala ng pinanggalingan, no, at ng pagdedebosyon ng mga tao sa Mahal na Birhen ng Biglang Awa. Ngayon naman, nandito na naman tayo sa segment ng ating episode na ito kung saan makakarinig naman tayo ng pagbabahagi mula sa ating isang lay sharer, no, ng kanyang pagdedebosyon sa ating mahal na ina. Pinapakilala ko po sa inyo ang isang lay minister mula sa kanilang dambana, si Brother Jaime La Rosa. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo, Brother Jaime. Viva la Virgen po. Kapayapaan po sa mga manlalakbay. Okay po. No, matagal na po ba kayo nagsaserve dyan bilang lay minister po sa inyong parokya po? Magtatatlong taon na po. Wow. No, paano po kayo nagdedebosyon, no, sa ating Mahal na Birhen ng Biglang Awa dyan po sa inyong dambana? Maliban po sa araw-araw na pag-rosary, kami rin po ay mayroon din akong papel na ginagampanan dito sa tuwing binababa namin ang imahe niyang Biglang Awa para ilibot dito sa nasasakupan ng parokya. Kung kinakailangan naman ay dinadala rin sa ibang lugar. Kasi po binababa namin at inilalagay sa isang karo para ilibot dito sa kabayanan. Lalo tigit po nung mga hindi pa nagkakaroon ng pandemic, tuwing first Saturday ng buwan ay binababa po namin sila. Tuwing first Saturday po ng buwan, no, binababa niyo po siya para po i-prosesyon. Isa po kayo sa naglibot po sa kanya, ikot po sa kanya. Ngayon po, tapos sa inyo pong ginagawa po na inya, no, sino po para sa inyo ang mahal na ina? Sa inyo pong buhay, sino po siya? Para po sa akin, isa'y higit pa sa nanay ko. Kasi po, wala akong nanay ngayon, pero nung po ako'y napaarim dito, parang ang saya-saya ko pa na lagi kong nakikita siya na hindi ko alam kung anong nararamdaman ko po. Kasi mayroon po talagang ang connection ko ay palalim ng palalim, kasi bago pa lang po ako dito noong hindi po masyadong malaki ang aking kaalaman kay sa Biglang Awa. Pero unti-unti pong lumalaki dahil nung lalo na po nung ako'y naging kapanalig member ng Radio Veritas, pinadala nila ako ng mga pamphlets, yung magazine, The Truth, na nandun po lahat yung mga hinahanap ko nung una tungkol kay Mama Mary.
ay nandun po lahat ang mga kasagutan na nakikita po doon. Kaya para pong lumalalim ng lumalalim habang natagal ang pagiging po ako ng kaparang na member ng samahang ito, ay nadadagdagan na nadadagdagan po. At masaya po naman pati po ng aking asawa. Eh, dati hindi siya nagro-rosary sa araw-araw. Parang hindi po kumpleto ang dati ng araw namin pag hindi kami nagpag-rosary sa isang gabi. Talagang nagagabayan po kayo no, oh, sa inyong buhay at nasalo nyo siyang nakikilala. Napakaganda po niya. No? Meron po ba kayong karanasan sa inyo pong buhay no, kung saan talagang naramdaman ninyo yung presensya ng mahal na ina? Ako po eh kasi dati akong OFW. Na 1983 pa lang ay umalis na ako. Nag-OFW po na po. Pero ang tangi ko pong hingahan ng aking problema ay ang pagro-rosary. Nagkikausap, nakakausap po siya. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin habang ako nagro-rosary. Ay ang luha ko ay talagang umaago sa akin kung pagkakaroon talagang nag-iisa ako sa kwarto ko. Kasi po, doon sa mga napuntahan kong bansa ay talagang hindi ko pwedeng lumabas. Dapat ipakita yung mga tungkol sa ating pananampalataya, Bible, picture ng ating mahal na Birhen, ng ating Panginoong Jesus. Napakahigpit po. Kaya talagang doon ka lang magpukulong ka talaga sa kwarto. Ako po ay nanggaling ng Libya, Saudi Arabia, tapos po sa Papua New Guinea. Natausap po mga pare doon. Meron din pong pare doon sa kumpanya. Masaya po naman ako doon dahil, pero daladala ko lang po doon na yung rosaryuhan pag-alis ko na yun. Yun lang po ang laging kalasag ko ng pagka, lalo na po yung walang connection ako sa aking pamilya. Napakahirap pa kasi ng signal noong panahon na yun ang pagtawag sa pamilya. Pag nalulungkot ka, hindi mo matawagan ang pamilya mo, kuminsan po sumusulat sa iyo. Isang buwan na hindi mo pa natatanggap, nagagalit ka sa iyong asawa dahil bakit hindi sumasagot ang aking sulat. Hindi niya sinasagot ang aking sulat, samantalang halos ay tuwing ikalong araw ay sumusulat ako. Yung pala po na nadadala lang sa ibang lugar, sa disyerto, sa ibang site namin. Kaya pag dumating po, nagagalitan ko ng aking asawa na ganun nga, yung pala, sumatang patong na yung sagot niya sa pagdating ng ibang sulat. Yun po ang aking karanasan na talagang hindi ko makalimutan. Yung asawa ko po kasi ay hindi man Katoliko. Nang ikasal po lang kami, ito lang ang 3 years ago lang po kami, mula nung ako'y mag-acolyte. Siya po ay isang aglipayan. Pero nagsama po kami na ang aming mga anak ay naito na sa ating parokya. Nang naging Katoliko na po ang 2 naming anak. Hanggang sa nagpakasal po kami. At ayos po naman, maganda ang aming pangayon. Tuwan-tuwa po ako nung siya po ay nagpabinyag kay Father at nagpakasal po sa akin para lang ako'y mapasok sa akulit po. Pero po yung isa pang karanasan ko nitong huli, yung mga karanasan ko po naman dito sa nung napunta po naman ako ng Africa, sa Angola, ay nandiyan po ang pinakamalaki kong naranasan ng talagang pagsubok sa buhay. Halos ay 10 buwan po kami hindi nakasweldo dyan. Hindi kami nakasweldo. Tapos po, nakaranas ako dyan ng aksidente na ang pakiramdam po ay nalaglag yung buong dalawang paa ko nung naipit ako ng isang malaking tubo. Kaya po, pag naalaala ko yung mga pangyayari na yun, hindi ko talaga makalimutan. Lagi pong ang pag-uwi ko ng bahay, ng kwarto ko, ay lagi pong ang hawak ko lang ay rosaryuhan at talagang time, maski nagkakagulo po ang mga kasama ko, nagiinom man sila sa labas, pero andun lang po ako sa court. Kasi ayaw po, tagdi man ako nagiinom eh. Hindi po ako nagiinom. Kaya po noon, naranasan ko rin po dyan yung ibaliwalain ng mga kasama ko. At ayaw nilang kumuha. Kasi po ako isang supervisor. Ayaw nila na ako itanggapin na isang supervisor. Kasi ang panila ay bakit tumanggap pa ng supervisor na Pilipino samantalang sila naman ay nag-aral din sa ibang lugar. So nakipag-usap po ako sa kanila, maayos, at sinabi po nila na hindi naman ikaw pauwiin. Magtrabaho ka na katulad namin ng ating technician at doon po nagkasundo. Hindi nila binago yung field ko as a supervisor.
At nagtrabaho ako, pinakita ko sa kanila na marunong ako, mas marunong ko sa kanila. At after mga ilang buwan po, ay parang maayos na ang kanilang pa sa akin na nakikita ko kasi nila, nagtrabaho akong isa. Kaya sila nagtiwala sa akin. Pero yun po ay napalaking ginawa kong panalangin para maayos yun. At ayaw ko po noong hindi man maayos ang mga kasama ko. Naayos po nila, nangutusan mo na sila yung mga kasamahan nila. Tinatawag nila akong chief sabagkat nakikita nila na marunong talaga ako. At sila po ay talagang maganda ang naging pakisama sa akin ng bandang huli. Kahit po ang usapan namin ay hindi man English, kundi Portuguese na kunti lang po ang alam ko. Ay tinuturoan po nila ako, napakasaya po nung gano'n na sa mga magitan noong talagang ang pompo ay binaba ko ang sarili ko. Nagtataka po yung mga Pilipino rin, bakit nagbaba ka sa sarili mo? Hindi po. Ang ginawa ko ay para lamang proteksyonan yung nag-report sa akin kasi siya po pinag-iinitan. Sinabi ko po sa kanila yun na gano'n. Kaya ako'y malaki po ang salamat kay Mama Mary na sa kung lagi pong malinaw ang kaisipan ko noon, hindi ako na sisira na nagagalit, kundi talagang mahaba po ang pasisya ko kung ano ang yung po ang binigay niya sa akin na talagang yung connection niya sa akin. Hanggang sa makarating na po ako, ngayon nag-retire na po ako sa pagtrabaho, ayun, nandito na po ako sa simbahan ngayon. Mm-hmm. So, yun po ang bilang inyo pong pasasalamat sa mahal na Birhen, no, na nagtulong sa inyo doon sa lahat ng mga pinagdaanan niyo po, no, habang nasa ibang bansa kayo, pati po sa pamilya niyo, no, pati po yung pamilya ko inilagaan din niya, wala din po namang nangyari. Kahit po nung panahon na yon, ang anak ko pong isa ay nasa Nauru, yung anak ko nasa Manila, ang misis ko ay nandito sa Marinduque at ako naroon naman sa kapila. Para hiwalay po. Hiwa-hiwalay po, hindi ko naman kompleto ang kung ko mas. Mabuti po nitong huli na at meron ng mga video cam na ganito na nakakapag-usap na sa apat. Pero noon po napakahirap. Sana po ay makaranas, matuloy-tuloy pa ito sa buhay ko na mawala man ako sa mundong ito ay masaya na rin ako sa aking huling ginagawa. Ako po ay 64 na ngayon. Po. Talaga pong sa inyong buhay, ano, talagang naramdaman niyo yung mahal na ina, no, sa gitna ng daming pagsubok, no, na pinagdaanan niyo po. Hindi kayo pinabayaan ng mahal na ina. Maraming salamat po, Brother Jaime, sa inyo pong pagpabahagi sa ating mga kamanlalakbay. Kaya naman tayo, mga kamanlalakbay, no, maraming mga pagsubok na dumadaan sa buhay, pero lagi nating tatandaan ang Birhen ng biglang awa na riyan upang dalhin sa atin ang awa ng Diyos, no, si Jesus, siya mismo yung awa ng Diyos, no, nagpumula sa Ama, no, upang atin itong maramdaman, no, na sa kabila ng maraming mga pagsubok sa buhay, katulad ni Brother Jaime, kakayanin natin dahil ramdam natin ang awa ng Diyos sa panalangin ng ating mahal na ina. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat. Binabalik ko na po kayo ngayon kay Father Nante, Brother Ivan, Father Lino at Father Joji sa pagpapatuloy po ng ating podcast. Viva la Birhen, napakaganda ng sharing ni Brother Jaime. Isa pala siyang OFW. Talagang maraming OFW, Brother Ivan, na pinidibusyon sa Mahal na Birhen. At sinasabi talaga nila yung Rosario, yung dasal sa Mahal na Birhen, yun na nagpapatatag ng kanilang loob. Amen, Brother Ivan. Amen. At balik na tayo kay Father Joji at saka kay Father Lino. Ano bang tatanong natin ngayon sa kanila, Brother Ivan? Napansin po namin, Fathers, na talagang malawak po, no, yung devotion po sa Birhen ng Biglang Awa dyan po sa Marinduque. At gusto po sana namin malaman kung paano po yung ginagawa pa po ng Dambana, kumbaga kung mga programa o mga gawain po, upang lalo pong maipakilala pa po ang Birhen, hindi lamang po dyan sa Marinduque, kundi pati po sa iba pa pong mga bahagi po ng ating bansa. So ang ginagawa po namin dito sa Dambana ng Mahal na Birhen ng Biglang Awa, sa mga nakalipas na taon, lalo't higit noong gunitain ang 50th taon ng koronasyon ng Mahal na Birhen ng Biglang Awa. So nagkaroon po kami ng
pag-pilgrimage ng Mahal na Birhen ang biglang awa sa buong lalawigan po. So ito po ay dinala sa iba't ibang mga parokya upang muli ipakilala sa mga tao, lalo tigit doon sa mga kabataan kasi hindi naman nila naabutan ng Mahal na Birhen, no? Ang mga matatanda lamang ang nakakaalam. So bilang bahagi ng pagpapakilala sa Mahal na Birhen ay amin pong isinagawa sa mga parokya yung pagtatalakay muli ng mga pangyayari na naganap noong panahon na kinakilala ng Mahal na Birhen ng kanyang sarili sa mga marinduken niya. Ano po? So ganun din naman po, meron pong isang foundation ng Mahal na Birhen ng Biglang Awa sa Maynila na sila naman po ang gumagawa ng pamaraan na sila yung mag-promote ng debosyon sa Mahal na Birhen din po sa Kamaynilaan. So far yun lamang po yung outside the province namin na merong organized group na namimintuho sa Mahal na Birhen ng Biglang Awa. Pero isang bagay po na nakakatuwa, nung pa man nakalipas na mga panahon pa nga, bago pa man maging diocese sa Ambuac, ay dinadayo na ng mga taga-ibang lugar ang Marinduque para mamintuho sa Mahal na Birhen ng Biglang Awa. At ang isa sa amin po nakikita na palagi ang dumadalaw dito sa Dambana ay walang iba kundi ang mga taga Mindoro. Sila po'y regular taon-taon tuwing buwan ng Pebrero. Yan po, grupo-grupo po yan. Ano? Sila'y pumupunta po dito sa lalawigan ng Marinduque, sa bayan ng Buwak, para dumalaw sa Mahal na Birhen. At nito nga pong panahon ng pandemya, medyo natigil, pero isa po nakakatuwa na karanasan namin ngayong panahon ng mga mahal na araw, muli po namin nakita ang mga taga Mindoro. Sila po ay nagbalik muli dito sa Marinduque para dumalaw sa Mahal na Birhen ng Biglang Awa. Ano po? So sa promotion po namin ay ginagawa po namin dito sa lalawigan nung bago pa man magkaroon ng pandemya, ang amin pong mga ihas ng Mahal na Birhen ng Biglang Awa, nagbabahay-bahay po sila. Ano? Nagdarasal ng rosaryo sa mga tahanan dinadalaw ang mga deboto, ano po, at doon is nasagawa sa the bahay ng mga deboto yung pagdarasal ng Santo Rosario, no? Isa rin po nakakatuwa na makitang pag-unlad ng debosyon sa Mahal na Birhen ay yung pong bawat parokya po sa ngayon ay nagdiriwang na noong kapistahan ng Mahal na Birhen. Ano na dati hindi namang ginagawa, at dito lahat sa Buwak isinasagawa po yung pagulita sa kapistahan ng Mahal na Birhen. Pero sa ngayon po, lahat na ng parokya tuwing sumasapit ang 11 araw ng buwan ng Nobyembre, meron na pong kanya-kanyang papiesta at lubinaryo ng Mahal na Birhen. At ganun din po, ini-encourage ng aming minamahal na obispo na maglagay ng mga groto ng Mahal na Birhen sa kanilang mga sa isang lugar sa kanilang mga parokya. Ano po? So yun po yung isang bagay na ginagawa sa ngayon. At isa rin pong pagbabago sa promotion niya ng pagdagdag sa promotion ng Mahal na Birhen ay yun ding in-encourage din po na tuwing unang Sabado ng buwan ang gamitin sa mga dawn procession ay ang image ng Mahal na Birhen ng Biglang Awa. So sa ganung pamaraan ay lalo pong lumalago yung debosyon sa Mahal na Birhen ng Biglang Awa. Congratulations po, Father. Habang nagkukwento kayo, parang pakiramdam ko hindi yata nag-pandemic dyan. Ha? Parang buhay na buhay pa rin yung promotion to, buhay na buhay pa rin yung debosyon ng Mahal na Birhen. Father, so nung pong panahon ng pandemic, di hindi nga po makapagbahay-bahay ng pagdarasal ng hindi makaikot ang Mahal na Birhen. So ang ginawa po ng aming mga ermanidad, sila ang nagdarasal na, bagamat meron din sa mga tahanan, pero yung pagdarasal ay ginawa na lamang po dito sa Dambana ng Mahal na Birhen. Ano po? So yung pwedeng pumunta at allowed na lumabas ng kanilang bahay, sila po ang dito sa masamang nagdarasal sa Dambana ng Mahal na Birhen ng Biglang Awa.
So, thank you, Father. Yung sa mga bahay-bahay po, edi kanya-kanya na lang pamilya. Ano? So, yun po ang natigil sa panahon ng pandemya, natigil yung pag-ikot, kundi kanya-kanya na lang pamilya sa kanilang tahanan, yung pagdarasal sa mahal na Birhen ng Biglang Ama. Opo. Hindi ko alam kung kay Father Lindo o kay Father Joji. 400 years na po last year ng Birhen ng Biglang Awa. May nangyari po bang celebration at ano po yung mga activities? Alam po namin pandemic, pero may nagawa po ba kayo sa 400 years, Fathers? So wala po kami naging activity dahil nga sa pandemic. Ano po? So yun po yung isang sana ay pinagpaplanuhan po sana namin. Pero dahil nga sa pandemic, hindi po namin magawa. No? Before po nung mag 400 years, nagsagawa kami ng Marian Procession na kung saan pinakatampok ang mahal na Birhen ng Biglang Awa. At first time na ginawa po namin yun, ano? Natampok ang mahal na Birhen ng Biglang Awa, sunod na taon sana, yung ibang mga parokya ay nag-prepare na rin na sumama sa Marian, Grand Marian Procession. Kaya lang inabot na po ng pandemic, kaya hindi na po natuloy yung second Grand Marian Procession po namin. Baka ngayong taon na to, Father, sa November 11, matuloy. Kasama ka naman sa 400 years, di ba? Joke lang, Father. Hindi lang po natin. Depende po sa sitwasyon. Wala nang pandemic, Father. Joke lang. Brother Ivan, meron ka pa bang gusto itanong ka ng Father Lino? Tsaka. Maganda nga rin po sana malaman din po natin ang plano po nila sa susunod na taon. Pagkakaalam ko po ay next year po ay 65 years na po ng canonical coronation po ng inyong Birhen. Baka tama po ba, Father, kasama po inyo ako, sa inyong mga plano na muling ibalik po yung ano po doon, procession po, no? Apo, so. Maging ba, pag-ano pa po namin, pagkaplanuhan pa po namin, ano? Lalo tingit nga po ay ang minamahal na arsobispo ng Arsidiosesis ng Lipa ay nagpaplano po na makiisa sa pagdiriwang sa darating na taon. Ano po dito po sa Diyosis ng Buwak. Kaya ito po ay isang activity, isang pagdiriwang na amin pong pag-usumikapan na mapag-anin. Good luck, Father. Si Father Lino, Father, meron pa po ba kayong gusto idagdag tungkol sa Birhen ng Inang Awa, ng Biglang Awa? Siguro dagdag na bahagi ng kasaysayan ng mahal na Birhen ng Biglang Awa, yung nabanggit ko kanina tungkol sa pagpalipat-lipat ng kaniyang nitso o ng kaniyang kinalalagakan. Ayun. Nga po, oo. Ganito 'yon mula nung to commemorate yung pong yung kaniyang apparition. Naglagay ng maliit na nitso doon sa tapat ng pader, and then from there inilipat po doon sa wall ng katedral at nanatili siya ng matagal na panahon. Subalit pilit na ibinabalik ng mga deboto yung alaala noong apparition ng mahal na Birhen, kaya nagtayo na naman sila ng maliit na bahay dalanginan doon muli sa tapat ng apparition site. Doon mismo sa likod naman ng nitso na pinaglagyan ng maliit na imahe ng mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion, kung saan kinuha yung imahe naman ng ating mahal na Birhen ng Biglang Awa. Ano? Pagkatapos noon, nung kasi kahoy siya eh, mga kahoy, malalapad na tabla, ako mismo nakita ko sila, nakapunta ako doon, nahihipo kasi ang mahal na Birhen ng Biglang imahe ng mahal na Birhen ng Biglang Awa eh. Naka-expose talaga siya noong mga unang panahong yon, early 70s. Medyo nasisira na yung kanyang ano, kaya nagtayong muli ng isa pang paglalagakan ng kanyang replika doon sa dakong mas malapit sa kabayanan, sa dakong ibaba naman ng pastoral center ng aming diocese na kung saan naroon ang aming bispo, ang bishop's residence. At
kung pupunta kayo dito, makikita ninyo, paakyat pala kayo ng simbahan, nandoon yung isang bahay dalanginan, siguro matatawag nating templete ng Mahal na Birhen ng Biglang Awa. Pero hindi pa doon nakontento. After some time, in 1975, itinayo ngayon yung kasalukuyang chapel at dambana ng Mahal na Diocesan Shrine ng Mahal na Birhen ng Biglang Awa. Yun na. Pero hindi pa ganun kaganda sapagkat tumagal pa ng matagal na panahon bago siya ayusing muli. No? Nagsimula siya ng pag-aayos yung mismong kanyang dambana ay mga 1990s. Tapos ito namang aming ni-renovate na katabi na chapel ay naging masigasig muli ay nung itatayo na bilang dambana Diocesan Shrine na Mahal na Birhen ng Biglang Awa noong 2007 and 2008. Tapos tanong kanina, bakit palipat-lipat yung bakit palipat-lipat yung kinalalagyan ng Mahal na Birhen ng Biglang Awa? Maraming salamat po, Father Joji, Father Nino. Ngayon naman po, dadako tayo sa challenge kasi mga kamalalakbay, alam natin, laging meron tayong challenge sa kada episode natin. Brother Ivan, ano ba challenge natin ngayon? So mga kamalalakbay, dahil po wala po si Father JP, so ako muna po magbibigay po ng ating challenge. So para po sa ating do whatever he tells you. So tayo po ngayon ay in-appreciate po natin yung debosyon sa Mahal na Birhen po ng Biglang Awa. Tayo po yung maasa po lagi sa awa ng Diyos, kaya tayo po ay lagi pong nagpi-pilgrimage, naglalakbay. Kaya po, kapag tayo po ay pumunta po sa ating mga shrine, kapag tayo po ay nagpi-pilgrimage, isa pong laging paalala, huwag po nating kalimutang mangumpisal. Sapagkat sa pangungumpisal po, doon po natin natatanggap yung awa at pag-ibig ng Diyos. Sa siyempre po, huwag po natin kalimutan, promote po natin ang devotion po ng mga taga Marinduque, ang Mahal na Birhen ng Biglang Awa. Eh ano po ba mangyayari, Father Nante, kapag hindi po ginagawa yung ating mga challenge? Ano po nangyayari sa kanila? Alam niyo na, papangit kayo. So gawin po natin ating challenge. So Father Lino, Father Joji, Brother Ivan at sa ating share kanina kasama si Brother Franz Baasis, maraming salamat po sa pagpakikinig niyo, panonood niyo dito sa ating podcast. Mga kamalalakbay, ang Birhen ng Biglang Awa sa Marinduque sa Diocese ng Buwak ay isa sa katibayan na talagang ang ating bansa ay Pueblo Amante de Maria. Na kahit sa sulok ng Pilipinas, saan mang isla, bundok, patag, sa baryo, sa city, nandyan ang Mahal na Birhen at nandyan ang bayang sumisinta sa kanya. Kaya patuloy tayo magparangal sa Mahal na Birhen sa Buwak, sa Marinduque, sa Birhen ng Biglang Awa. At hindi tayo tatanggihan ng Mahal na Birhen. Amen? Amen. Amen. Viva la Birhen! Viva la Birhen! Ngayon po, hingan po natin ang final blessing si Father Joji, ang ating parish priest at rektor ng Katedral ng Buwak. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, Ama naming butihin, nagpapasalamat po kami sa iyong pagibigay sa aming mahal na Birhen ng Biglang Awa upang patuloy na samahan ang aming mga deboto sa paglalakbay sa daigdig na ito at tugunan ang kanilang mga pangailangan sa tulong ng Mahal na Birhen. Patuloy kaming dumudulog sa kanyang pamagitan upang patuloy din naming may padama ang aming pagmamahal at pag-usumikap na maging kaisa niya sa pagpupuri sa aming Panginoon. Lahat ng ito hinihiling namin sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Birhen! Viva la Birhen! Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.
Between sa dagat inahanang Diyos anak at laging birheng wagas.